Sa ating mga nakaraang video ay naitampok natin ang part 1 ng mga masiswerteng numero na tagline ng rat at ox. Kung yan ang zodiac sign mo, ay panoorin mo ang part 1 na ito para malaman mo kung ang birth date mo pa ay kapilang sa maswerteng numero. Kaya't kung hindi nyo pa po ito napanood at kung interesado ka, ay pakicheck na lamang po sa aking channel or I will link down below on the description box. At sa video ito ay tunghaya naman natin ang pagpapatuloy sa mga swerteng numero ng mga zodiac sign na Tiger at Rabbit. Kaya't kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ako. Para sa mga zodiac sign na Tiger, ang birth date na masasabing maswerte ay ang 16 at 27 na kahit anong buwan ito. Ang interpretasyon namang naiugnay sa birth date na ito ay magiging malikaya ang kanilang buhay pag-ibig. At ang kanyang magiging makarelasyon ay magiging romantiko at makulay ito. Kaya't swerte siya sa buhay pag-ibig. At sa kanyang magiging estado naman sa buhay ay siya rin ay papalarin dahil sila ay magkakaroon ng magandang buhay, yayaman sila at sisikat. At ang may birth date naman na 27 sa ilalim ng zodiac sign na Tiger, sila yung mga taong mapalad sa kanilang mga karera. Dahil kadalasan ay makakuha sila ng mataas na posisyon sa trabaho. Dahil na rin sa kanyang mga koneksyon at may sinasabi sa buhay na siyang makakatulong sa kanya upang magbigyan sila ng magandang oportunidad, kaya't hindi mahirap para sa mga taong ito ang makakuha ng magandang trabaho. At dahil na rin sa kanilang husay at napaka-hardworking na tao, kaya naman ay hindi na nakapagtataka na sila ay makakuha ng promosyon dahil sila ay napaka-dedicated sa trabaho. At hindi lang yan, dahil magiging maswerte din sila sa kanilang buhay pag-aasawa. At kadalasan ang kanyang magiging anak at magiging apo ay mga lalaki. At ang pinakaswerte namang numero sa ilalim ng zodiac sign na Rabbit ay ang mga birth date na 26, 27 at 29. Para sa mga may birth date na 26, ang taong ito ay may mahahabang buhay. At ang magtatala sa kanila sa tagumpay o sa pagyaman ay ang kanilang mga professional skills na siyang magdadala sa kanya sa magandang kapalaran o kayamanan. Kaya dahil sa kanilang mga husay at galing, ay magkakaroon siya ng magandang reputasyon na talagang ikagalang siya ng karamihan at titingalain siya. Dahil na rin ito sa kanilang katangiang taglay na napaka-down to earth, yung tipong taong kahit nasa taas na ay nakasayad pa rin ang mga paa sa lupa. Kaya't marami din ang mga taong magmamahal sa kanila. At para naman sa mga may birth date na 27, sinasabing kung bakit ito maswerte ay dahil ang mga taong ito ay may taglay na talino at napakasipag mag-aral. Kaya't hindi nakapagtataka na sila ay makapagbibigay ng karangalan sa kanilang angkan. At ang mga taong rin ito ay sinasabing yayaman o aasenso sa buhay. At sa buhay pag-ibig ay liligaya din siya dahil makakatagpo sila ng kanilang true love na siyang magmamahal at mag-aalaga sa kanila hanggang sa pagtanda. At para naman sa mga birth date na 29, sinasabing kung bakit maswerte ang araw na ito dahil para sa mga kababaihan, sila ay mga mabubuting may bahay. Priority talaga nila ang pag-aalaga ng kanilang mga anak at asawa. Magiging mahusay din sila ang katuwang ng kanilang mga kabiyak kaya't sila ang magsisilbing good luck sa kanilang magiging karelasyon o asawa. At para naman sa mga kalalakihan, ang mga may birth date na ito ay sila ang mga taong mahusay sa pagnenegosyo. Magaling sila sa larangang ito. Ito ay dahil na rin siguro sa kanyang mga nakalakihan na ang kanyang mga magulang ay likas na mga negosyante at na-adapt nila ito. O di naman kaya ay likas na sa kanila
na talagang mga taong business-minded. Kaya ito ang magiging daan nila upang sila ay umaman o umangat sa buhay. Dahil ang mga taong ito ay hindi talaga titigil, kahit ilang beses mang madapa o malugi, ay naghahanap pa rin sila ng paraan upang muling bumangon. At nag-iisip pa ng ibang paraan kung ano pa ulit ang muli nilang mapapagkakitaan. Kahit para sa mga kababaihang makapag-asawa ng mga lalaking may birthday na 27, at lalo na kung ikaw ay may birthday 3 na 27 sa ilalim ng zodiac sign na rabbit, na kahit anong buwan man ito, ay siguradong swak na magkapares kayo. So para sa mga may zodiac sign na tiger at rabbit, ay good luck po sa mga may maswerteng numero na aking mga nabanggit. At nasa inyo na kung inyong papansinin or i-stopin ang video na to. Hindi naman porkit ang inyong mga birthday ay hindi nabanggit, ibig sabihin, kayo na ay mamalasin. Pagkos ay dapat po tayo mas lalong magsumikap sa buhay para maabot natin ang ating pinapangarap. Dahil tandaan po natin na nasa atin pa rin ang may control. Tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Ang interpretasyong ito ay isang gabay o inspirasyon lamang. Kung kayo nga naman ay pinanganak sa birthday na aking nabanggit o may maswerteng numero, pero kayo naman ay tamad at walang ginagawa, nag-aantay lamang ng swerte o biyaya, ay wala talagang mangyayari sa inyo. Kahit nasa atin pa rin ang susi. Sipag at tiyaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa nating makakamit ang tagumpay. At bago po matapos ang video na to, ay sagutin lamang po natin ang ilang katanungan ng ating mahal na subscriber. Mula kay Leticia Sabido, ang kanyang katanungan na kung ano ang ibig sabihin ng kanyang panaginip na bahay sa tabi ng dagat na mahaba at malaki pero hindi pa tapos. At ang panaginip rin na pumunta sa ibang lugar para bumili ng lupa at tatayuan ng bahay. Para sa iyo, Ma'am Leticia, narito ang interpretasyon ng iyong panaginip ayon sa aking pananaliksik. Ang panaginip na ito sa isang malaking bahay sa tabi ng dagat at hindi pa tapos ay nagpapahayag ng mga bagay na patuloy mong ipinagpapaliban sa waking life mo o sa realidad ng iyong buhay. Ito ay nangangahulugan na naghihintay ka lamang sa ibang tao upang gawin ang isang bagay o ang trabahong para sa iyo na dapat ikaw mismo ang gagawa o magresolpa nito. At ang panaginip mo naman na pumunta sa ibang lugar upang bumili ng lupa at pagtayuan ng bahay, dahil ang bahay sa panaginip ay karaniwang simbolo ng iyong sarili o mga pamilya na magprotekta sa iyo o mga tahanan, katayuan o pagkakakilanlan at iba pa. At ang pagpili naman ng lupa para tayuan ng bahay ay nagsasaad ng maayos na landas sa iyong karera. At mabibigyan na rin ng magandang resulta ang iyong pagsusumikap at paghihirap sa buhay. Kaya't para sa iyo, Sis Leticia, sana'y mapanood mo ito at masayahan ka sa ating kasagutan ukol sa interpretasyon ng iyong panaginip. At syempre bago po tayo magpaalam, ay nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na meron na po tayong home-based travel and tour business. Sa mga gusto pong magpabook ng ticket, ay i-PM nyo na lamang po ako sa aking Facebook business page, is JKL Travel and Tours, or I will link down below on the description box. At para sa ating mga travelers, ay meron na rin po tayong murang tour packages sa inyo. So that's all for today at maraming salamat po sa patuloy niyong panonood at pagsuporta sa aking channel, dahil nasa 118,000 subscribers and counting na po tayo. And please don't forget to subscribe on my channel and hit that notification bell kung gusto niyong laging updated. Bye everyone! See you on my next video!
Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!